UNLAD Pilipinas. Ang kaunlaran ay isang pagbabagong hinahangad ng anumang pamayanan. Kaakibat nito ang malaking pagbabago sa gawi at estilo ng pamumuhay ng isang tao. At sa gitna ng kabi-kabilang pagtatayo ng gusali at iba pang infrastruktura, di maikakailang apektado ang lupain at mga lumang gusali. Sa mga nakalipas na dekada, kapansin-pansin ang mabilis na pagbabago sa mukha ng ating bansa. Ang isang agrikultural na bansa ay unti-unting naging industrialisado. Habang dumarami ang mga establishmento, lalong lumiliit ang bakanteng espasyo. Sa kabila ng mabilis na progreso o kamangha-manghang napanatili ng isang lalawigan sa isla ng Panay, ang mga luma nitong estruktura. Ito ay ang lalawigan ng Capiz. Ang bawat bayan sa Capiz ay katatagpuan ng luma at malalaking simbahan na saksi sa makulay na kasaysayan ng probinsya. Ito rin ang nagsilbing simbolo ng malaking impluwensya ng mananakop na Kastila sa mga Capiz noon. Ang lalawigang ito ang tahanan ng pinakamalaking kampana sa Asia, ang Panay Bell. Dito sa Santa Monica Church o kilala rin sa tawag na Panay Church and Belfry, matatagpuan ang malaking kampana. Ang kampanang ito ay may taas na 5 talampakan at may bigat na aabot sa 10,400 kilos. Sa bisa ng National Historical Institute Board Resolution No. 3 noong 1997, idineklarang National Historical Landmark ang naturang simbahan. Isa lamang ang Panay Church and Belfry sa marami pang simbahang matatagpuan sa lalawigan. Katatagpuan ang Capiz ng ilan sa mga kabigabighaning isla, dalampasigan at kuweba na unti-unti na rin nakilala ng mga manlalakbay. Gaya na lamang ng Basyao Beach sa Ivizan, Capiz, Suhot Cave and Spring sa bayan ng Dumalag, Baybay Beach at Mantalinga Island na parehong matatagpuan sa Rojas City, at ang Olotayan Island, isang malayong isla na sakop din ng siyudad ng Rojas. Dahil sa mahabang coastline at pagtatagpo ng ilog at dagat, binansagang seafood capital of the Philippines ang probinsya. Isa ito sa mga major contributors sa aquamarine industry ng bansa, kaya't pangingisda ang isa sa pangunahing hanapbuhay ng mga Capiz noon. Sa pagsapit ng umaga, dito sa Libas Fishing Port, hindi magkahumayaw ang mga mamimili tuwing ibinabagsak rito ang mga nahuling isda. Pat ibang laki at uri ng isda ang maaring mabili rito sa mababang presyo, hindi hamak na malayo sa presyo ng mga isda sa Maynila. Ang mga hipon at alimango kadalasang hinahango mula sa kalapit na mga palaisdaan. Isa na rito ay ang Josaban Fish Pan. Katatagpuan ang Capiz ng 200 klaseng shells. At sa katunayan, ang pangalan mismo ng probinsya ay hango sa pinakamatandang uri ng lamang dagat dito. Ang Capiz shells o tinatawag ding peace. Isa ang paggawa ng produktong yari sa Capiz shells sa kabuhayan ng mga Capiz noon. Pinatutuyo ang shell na ito at ginagawang iba't ibang produkto gaya ng lampshade at chandelier. Sa gitna ng pagpapanatili ng Capiz ng agrikultural nitong estado, hindi nito sinara ang pinto sa mga oportunidad upang maging industrialisado. Masasalamin ito sa pagpasok ng malalaking establishmento sa lalawigan, partikular na sa siyudad ng Rojas.
palaki rin ang palaki ang populasyon sa lalawigan. Ayon sa huling datos, tinatayang nasa higit 700,000 mamamayan na ang naninirahan dito. Sa unti-unting pagyakap ng lalawigan sa modernong pamumuhay, mahalagang maibigay ang isa sa kritikal na sangkap ng modernisasyon. Ito ay ang elektrisidad. Ang pamamahagi ng kuryente sa bawat gusali at tahanan ay isang malaking responsibilidad na kailangang maisakatuparan ng Capiz Electric Cooperative o CAPELCO. Ang CAPELCO ay naitatag noong 1971 at noong 1973 nang nasimulang mapailawan ng kooperatiba ang 17 bayan. Isa ito sa mga kooperatibang dagitab na isinilang mula sa Republic Act 6038 o National Electrification Administration Act sa pagpasok ng dekada 70. Si General Pedro Galyarza Diaz Dumol ang kinikilala bilang ama ng rural electrification sa Pilipinas. Sa loob ng kanyang panunungkulan, umabot sa 2,700,000 na koneksyon ang naisagawa. Kung hindi rin dahil sa kanya, hindi makakapagsimula ang CAPELCO sa kanilang operasyon. Dito sa bayan ng Panitan, matatagpuan ang pangunahing tanggapan ng kooperatiba. Daming nagtatanong kung bakit sa Panitan. So it so happens si General Pedro Dumol, taga-Panitan din. So considering he knows about where is the strategic area, so tumama pa ng Panitan na sa center. So dito na lang, dito, it's very ideal dito nilagay sa Panitan ang CAPELCO. Noong 1979, ang unang pumasok sa kooperatiba ang kasalukuyang general manager nito na si Engineer Edgar Diaz. Nagsimula bilang isang electrician sa lumang power plant, nagdaan ito sa iba't ibang posisyon, partikular na sa technical na departamento. Naging technical services manager rin ito. Nang mabakante ang posisyon ng general manager, isa siya sa mga nagsumite ng aplikasyon. Matapos ang mahabang deliberasyon, siya ang napiling bagong general manager noong 1997. Malaking adbentahe ang kanyang matagal na karanasan sa kooperatiba upang magampanan ng maayos ang mabigat na tungkulin niya ngayon. Madali mo maintindihan yung lahat na trabaho sa ibaba. Meaning, you could connect anytime sa any employees at different ranks. Kasi nadaanan mo na ngayon eh, na dati eh. So, yung feeling mo parang kung anong feeling ng empleyado, anong kailangan, na-experience mo na yun. No? Ang pagpapabuti sa tatlong esensyal na aspeto ng kooperatiba, ang mga pinagtuunan ng pansin ng punong tagapamahala nito. Dahil nagmula sa technical na departamento, batid niya ang mga dapat pang i-improve sa sistema, partikular na sa pagpapababa ng systems loss. Mula sa dalawang substation sa Panitan at Roa City, nadagdagan ito ng iba pa na nakapwesto sa iba pang bayan. As of now, mayroon kaming 5 substation. Isa yun sa doon sa Roa City. Mayroon kami doong 30 MVA power transformer combined, isang 20 at saka isang 10. And then here dito sa Panitan, mayroon kaming isang 10 MVA. Sa Dao substation, mayroon kaming isang 10 MVA. Sa Mambusaw substation, mayroon kaming isang 5 MVA. Then President Roa's substation, mayroon kaming 5 MVA. A total of 60 MVA. Kasalukuyan ding itinatayo ang panibagong substation sa siyudad ng Rojas. Ito ay bilang bahagi ng paghahanda ng CAPELCO sa pagpasok ng mas marami pang malalaking establishmento sa nasabing syudad. Nagdagdag din ang mga bago pang sasakyan ng kooperatiba upang mabilis ang pagre-responde. Tuloy-tuloy din ang pagkukumpuni at pag-upgrade ng distribution lines upang mas maging reliable ang serbisyong kuryente nito. Nag-improve kami ng linya, dumadagdag tayo ng capacity ng mga substations, in-operate yung ibang substations para matugunan yung mga requirement ng pumapasok ng mga bagong industry, bagong load, mga residential consumers. Hindi tumigil ang kooperatiba sa pag-alugad ng mga paraan upang maipakita sa mga consumer na pursigido itong mapaganda ang kanilang serbisyo. Nakikita naman nila kung anong epekto, ang baba
Actually, last 2018, single digit yung systems loss namin na 8%, which is very low as compared with the standard set by ERC or NAA. Para sa isang institusyong gaya ng CAPELCO, ang pinansyal na aspeto ay may kritikal na gampanin sa kabuuang operasyon ng kooperatiba. Nakasalalay sa maagap at tamang pagbabayad ng mga konsumidores nito ang kahinatnan ng pinansyal na estado nito. Kung nagpapakita ng kooperasyon ng consumer, magbubunga ito ng magandang estado ng pananalapi na siya namang nagbibigay daan upang makapaglaan ng sapat na pondo ang kooperatiba sa pagpapabuti ng kanilang serbisyo. Sa financial naman, medyo may problem kami sa collection efficiency. Yung consumer ayaw bumayad ng on time. There were mga taga-Capiz or Wasiti na medyo late magbayad. Employees morale on the collection mababa. Upang paigtingin ang mahigpit na panununtunan sa koleksyon, naglatag ng kakaibang polisiya ang pamunuan. In terms of collection efficiency, with the help of area offices, sa pamumuno po ng mga area managers, they were able to collect the set collection target given to them by the management and by the office of the CAPELCO. Also, they implement initiatives to ensure that the paying member consumers are aware of their monthly bill so that they were able to pay on time and to avoid disconnection process. With the initiatives by the area offices, headed by their area managers, we ensure 100% collection on their target. So that initiatives, first, they ensure that the statement of account of the power bill account of the MCO were given on time. Bukod sa mga area offices, maaaring makapagbayad ang mga consumers sa mga bayad centers na nakakalat sa mga bayang nasasakupan ng CAPELCO. Ang dalawa sa mga malalaking malls ng Roa City, mayroon na ring payment center sa loob. Ngayon, ongoing din ang negosasyon sa pagitan ng mga bangko kung saan maaari na ring magbayad ang mga consumers. Isang inobasyong inilunsad rin ng CAPELCO ay ang read and bill system kung saan agad na naipapaalam sa consumer ang halaga na kailangan itong bayaran matapos itong basahin ng meter readers. Dahil sa mga hakbanging ito, wala nang rason pa upang madelay ito sa pagbabayad. Ang Roa City Area Office ang may pinakamalaking bilang ng consumer. Sa Roa City pa lamang, halos 40,000 ang consumers ng CAPELCO. Bukod sa siyudad ng Rojas, hawak nitong dalawang pang bayan, ang bayan ng Panay at Evisan na parehong may higit 5,000 konsumidor. Umaabot sa 200 hanggang 300 ang buwan-buwan ay dumudulog sa tanggapan upang magpakabit ng kuryente. Bukod sa mga residential consumer, responsibilidad din itong pangasiwaan ng malalaking commercial consumers gaya ng mga malls. We feel that my area office is not comfortable for the consumer. So last year, we constructed a new building more or less with 4,000 square area, and then the building is 3 stories. Ngayong taon, lilipat na sa bagong tahanan ng Rojas City Area Office. Ang gusaling ito ang magsisilbing bagong main office ng CAPELCO. Ililipat dito ang mga nasa panitan office at ang lumang opisinang ito ang magsisilbing area office para sa panitan. Ang patuloy na inobasyon ng CAPELCO ay may ibig ipakahulugan ukol sa kasalukuyang estado. Masasabi nga bang nasa magandang katayuan ang pananalapi ng CAPELCO? For the last 3 consecutive years, CAPELCO was awarded as AAA electric cooperative. This means po, as an electric cooperative nationwide, CAPELCO is one of financially stable electric cooperative. Isang indikasyon ng maayos na pinansyal na operasyon ay ang maagap na pagbabayad ng CAPELCO sa mga power suppliers at transmission providers. Pagmamalaki ng kooperatiba, nakapagbabayad ito ng mas maaga pa sa itinakdang panahon. Magandang balita ito, hindi lamang sa CAPELCO, kung hindi pati na rin sa mga konsumidores nito. Ang pagtugon sa teknikal at pinansyal na aspeto ang nagpaganda sa serbisyong inilalaan ito sa mga consumer. Ngunit bukod sa dalawang aspeto, naging mahalaga rin para sa kooperatiba ang bigyang importansya
ang institusyonal na aspeto. UNLAD Pilipinas! UNLAD Pilipinas! Ang mabigyan ng mahusay at dekalidad na serbisyo ang makasapi ng kooperatiba, ang nais kainatna ng bawat proyektong inilulunsan ng Capiz Electric Cooperative. Ngunit bago makamit ang bisyong ito, kinakailangan munang mabigyan ng pagpapahalaga ang mga nasa likod ng kooperatiba, ang mga empleyado. Mula nang may tatag ang mga electric cooperatives, libo-libong mamamayan ang nabigyan ng oportunidad na makapaglingkod sa sambayanan. Sila ang dahilan, kaya't matagumpay na naipalaganap ang liwanag sa kanayunan. Ang first easy commandment na nilikha ng dating NEA Administrator Father Francisco Silva ang patuloy na isinasabuhay ng mga kooperatibang dagitab ng bansa, kabilang ang mga empleyado ng CAPELCO. Ang concept is to protect the paramount interest of our member consumer owners with our whole heart, maximum absolute honesty, maximum efficiency, and total solidarity. So with that, two years ago, our new set of board of directors also composed our corporate values, CAPELCO. So say C, the competency. A is accountability. Ang P is professionalism. E is efficiency. L is leadership, C is commitment, and O is ownership empowerment. Naniniwala ang pamunuan na malaki ang kontribusyon ng mga empleyado sa kung anumang tagumpay ang natatamasa nito ngayon. At bilang balik, ipinararamdam ng CAPELCO sa mga empleyado na ito ang pagiging patas at pagiging bukas sa mga opinyon. Patunay rito ay ang maikling pagpupulong na nagaganap tuwing Lunes matapos ang kanilang flag ceremony. Bukod pa rito, sinisikap ng pamunuan sa pangunguna ng general manager nito na maabot ang mga empleyado na nasa area offices nito. I believe nga the success ang co-op is galing from dapat sa employees talaga yung malaking party dyan. So what I did when I become a GM, I'm very consistent sa sinasabi ko lahat. Every month, umiikot ako. Kasi anim yung area office namin. Isang main office. So, pitong meeting yun. Every month, umiikot ako. Nagmi-meet ako sa mga empleyado. Ipakita mo sa kanila monthly kung ano ang operation ng co-op for that particular month. Ano ang contribution nila o ng department na yan or ang area niyan with the total operation. At saka ano naman ang gagawin sa next month. So ipinapakita ko yan. At saka very transparent ako ano ang pera ng CAPELCO ngayon, anong ginastusan. Every month ginagawa ko yan. So I believe nga kung ipakita mong the whole picture sa organization, feeling niya, involved siya. Kasi kung maliit lang ang picture mo, ipakita mo, hindi ma-present ng isang empleyado. Mahalaga rin na may mabuting relasyon ng pamunuan at empleyado sa board of directors nito. Sa kasalukuyan, si Director Dante Bermejo ang nagsisilbing pangulo nito. Kanyang siniguro na sa bawat polisiyang aprubahan nito, palagi nitong kinukonsidera ang kapakanan ng mga member consumer owners at mga empleyado. Well, basically, yung relasyon namin sa general manager is practically we provide policy support para ma-implement yung mga projects that is being proposed to us by the general manager. So, we also have constant consultation before we approve a certain project. Kasama sa mga prioridad nito ay ang regular na pagpapadala sa iba't ibang trainings ng mga empleyado. Ito ay upang makasabay ang mga ito sa mga makabagong pamamaraan ng paglilingkod. Ang paghubog sa magandang asal at paglinang sa mga kakayahan ng mga kawani, nagresulta ito ng pagkakaisa sa pagitan ng mga empleyado at pamunuan na siya namang makikita sa kalidad ng serbisyo nito sa mga member consumer owners. Without them, the success of CAPELCO is
hindi ma-materialize. So I'm thankful for them because my employees were all, sabihin natin na tumutulong talaga. Nakikita ko sa kanila na they work with passion, honest. I encourage them to be flexible, which also nakikita ko nag-cooperate sila. And they are willing to cooperate, to be flexible, keep up that compliance by staying inside the box. And rest assured, as long as you are a general manager, lahat na mga kailangan nila, kung minsan hindi na related sa office, nandiyan si GM nila na tumutulong sa kanila. Ang pagiging transparent o patas ay masasalamin din sa kung paano itrato ng CAPELCO ang mga consumer nito. Ang pagbibigay boses at pagpapabatid sa kanila ng tunay na sitwasyon ay masasaksihan sa ilang institusyonal na inobasyon nito. Para sa mga institusyong nasa sektor ng paglilingkod, madalas itong umani ng batikos mula sa media sa tuwing may mga problema sa operasyon nito. Konti lang na ng pagkamali namin, nag-blow up lahat sa radio. Lumalaki talaga. At saka hindi kami binibigyan ng pagkakataon na ma-explain yung side namin. Issue muna. Issue, lahat issue, wala ng time to justify ko ano regarding sa issue. Sa modernong panahon, malaki ang impluwensya ng media sa magiging opinyon ng bawat individual. Batid ng CAPELCO ang kapangyarihang ito, kaya't isa ito sa kanilang prioridad ang magkaroon ng magandang relasyon sa mga lokal na media outlets ng lalawigan. I designed a tri-media affair which I recommended to the board. At sana convinced ko ng board na kailangan talaga natin yung tri-media, TV, radio, at saka sa print. What I did, I started, I think, 13 years ago, na every January, lahat sila iniipon ko yun. Parang gatherings. Nag-umpisa lang yung sa maliit na crowd. So, ang pinakalites namin, every time magkaroon kami ng tri-media night, that's every January, umabot ng 100 ang nag-attend. Mula nang magsimula ito, kapansin-pansin ang naging pagbabago sa relasyon ng CAPELCO sa media at higit sa lahat sa mga consumer. Ngayon, naipapaliwanag na ng CAPELCO ang kanilang panig sa tuwing may isyong pinupukol sa kanila. Ang epekto o ang return kay co-op niyan sa CAPELCO is every time may isyo, bago i-raise nila sa ere, tinatawagan muna ako. So pag-raise na yung isyo, agad-agad nandyan ako para ma-justify ko what will be the reason, ganito, bakit nagkaroon ng disconnection. So immediately, kung mag-issue ko, at least marinig ng mga listener. At the same time, yung sagot ni CAPELCO. We have a connection now na kung mayroon kami dissemination sa power interruption, sila na mismo yung nag-disseminate properly, regularly, para malalaman ng mga MCOs ni CAPELCO. Bukod sa pag-imbita o paghingi ng kanilang panig, mayroong linggo-linggong programa sa radyo ang CAPELCO na tinatawag na CAPELCO Hour. We have 4 radio stations na may CAPELCO Hour tayo every weekend yan. 2 sa FM radio station, 2 rin sa AM stations. Mula ng ilunsa dito, kumusta naman kaya ang naging tugon at partisipasyon ng mga consumer? Of course, maganda kasi they are informed properly, appropriately. They are educated through air. And no less than the general manager speaks for the various topics and issues. That is why the issue becomes clearer because it is being explained thoroughly by the general manager through that radio program. Patunay din sa sinseridad ng CAPELCO na ma-empower ang mga member consumer owners nito ay ang pagtatatag ng MCO organizations. Maging ang mga board of directors nito, kaisa sa adikaing ito. Sila pa mismo ang personal na nagpapaabot ng impormasyon sa mga consumer
Yung mga dadaanan namin na naka-undertake na ng MCO organizing, iba, umiiba yung kanilang perspective. Umiiba yung kanilang pag-intindi on how power services are being delivered dun sa kanilang mga respective communities. Bahagyang dumami rin ang lumahok sa nakaraang Annual General Membership Assembly o AGMA ng CAPELCO. Ang pagtatatag ng mga maliliit na organisasyon ang nakikita nilang nakatulong sa lumakas na ugnayan sa pagitan ng kooperatiba at mga kasapi nito. Para sa mga NCOs, rest assured that your board of directors have been striving to provide policy support to the cooperative in relation to the development and enhancement of power services in the province. Gani sa akong nga mga kaugdanan na member consumers, we tried our best, we are trying our best to improve more the power services in the province of Capiz. Salamat. Isang modernong karapatan ng bawat individual ang magkaroon ng access sa elektrisidad. Ang hindi pagtugon sa pangangailangan ito ay maaaring makapigil sa inaasam na kaunlaran. Hanggat walang kuryente ang isang tahanan, hindi magiging ganap ang pag-unlad. Batid ng CAPELCO na ang implikasyon ng kawalan ng kuryente sa isang tahanan, kaya't sa pamamagitan ng elektrisidad, hindi ito tumigil sa pagbibigay ng pag-asa sa bawat pamilyang Capiznon. Binisita ng grupo ng UNLAD Pilipinas ang ilan sa mga natatanging komunidad na nabigyang liwanag ng butihing kooperatiba. Isa na rito ay komunidad na makatutubong Aita sa sitio Tagao, bahagi ng bayan ng Dumarao, Capiz. Mula sa main road, ilang minutong biyahe lula ng isang motorsiklo ang kailangang bunuin para marating lamang ang nasabing komunidad. Tanging mga sanay sa pagbiyahe sa matarik na daan ang inaabisuang dumaan dito. Bagamat konkreto ang unang bahagi, masyadong matarik ito, kaya't motorsiklo lamang ang nakadadaan. Masikip at hindi pa naayos sa daan ang sunod namang tatahakin, marating lamang ang mga kabahayan. Ang mga katutubong Aita o Negritos ang pinaniniwala ang orihinal na naninirahan sa isla ng Panay. Sa paglipas ng taon, marami sa mga ito ang nilisan ang isla at pinili ang mamuhay na lamang sa syudad. Samantalang simpleng pamumuhay ang pinili ng mga nananatili sa kabundukan. Pagtatanim at pagbebenta ng mais ang isa sa mga pinagmumula ng kita ng mga katutubo. Ang kawalan ng maayos na daan ang isa sa nagpapahirap sa kanilang buhay, lalo na sa pagpapababa ng mga produktong inaani nila. Gayunpaman, nanaig sa kanila ang diwa ng pagkakaisa. Ang ginawa namin, nag-meeting kami ng mga tao dito na lahat na may mga produkto, tutulungan natin yung ating daan kasi mahirap magpababa o magpataas ng mga, halimbawa, mga abono, pababa ng mga produkto. Sa amin asosasyon, yung 33 barangays nagbigay sa amin ng 3% nga irabla, pundo bali sa munisipyo, yun ang ginpundo ng kalahi sa amin, ginbigay para malagyan ng puto. Tapos kami rin yung nagawa. Mula nang maisaayos ang daan, ang halos isang oras na paglalakad pababa, ngayon ay ilang minuto na lang. Maaari na ring makadaan ang mga motorsiklo. Isa pang naging problema nila ay ang kawalan ng kuryente. Maiwak gid sir, magastos sa gas ang nagamit namin kinkis ang una. Siyempre kung mga bata gani magi one man, magasto ay nagapulaw sa daka kinki kung may ginatunan. Di magasto kami sa gas. Ngunit natuldukan ang kalbaryong ito nang sa wakas, umabot na sa kanila ang linya ng elektrisidad. Ito ay sa tulong ng CAPELCO. Nalipay gid kami ay dako gid ang nabulig bala ka ka CAPELCO nga na abot gid kami di ka kuryente. Ay hindi din ti maiwat kung gabi sa mga bata nga nagatuon. Kag kun may mga ubra kami kung gabi,
hindi dito maiwat kung may mga ginapanghimo sa sulod balay. Iti, masanag daw. Labis ang pasasalamat ng mga katutubong AITA sa biyayang ipinagkaloob sa kanila ng CAPELCO. Nagpasalamat gid ako sa ikay sa amin ng CAPELCO nga tulong nga magliwanag yung amin dito nga lugar kasi mahirap ikon walang kuryente. Laking salamat ng mga tao nga binigyan kami ng kuryente. Yung CAPELCO, ibig sabihin lang na walang discrimination sa ilaw, sa liwanag. Kahit saan, yung kailangan na mabigyan ng ilaw, pinapasok ng CAPELCO para mabigyan sila ng liwanag. Palanggan namon ang CAPELCO! Isa rin sa mga malalayong komunidad na napailawan ng kooperatiba ay ang isang isla sa siyudad ng Rojas, ang Isla ng Olotayan. Halos isang oras ang layo nito mula sa mainland Capiz. Sakay ng maliit na bangka, personal na tinungo ng grupo ng UNLAD Pilipinas ang naturang isla. Isa ang Olotayan sa mga isla ng Capiz na may malaking potensyal pagdating sa turismo. Dito, aming nakapanayam ang dating punong barangay ng Barangay Olotayan na si Ginoong Manuel Aninang. Alam mo noon, panahon pa ng matagal na panahon na walang ilaw rito. Yung mga matanda at yung mga bata noon, hindi makapag-aral kasi walang ang ilaw. So, marami nang namatay na mga tao rito. Walang kailaw-ilaw. Naging mabagal ang paghatid ng karunungan sa mga kabataan. Hindi makasabay ang mga bata at guro sa mga makabagong teknolohiyang ginagamit sa eskwela. Makalipas ang ilang dekada, nagkaroon ng kuryente sa lugar, ngunit limitado lamang ito sa 4 oras. Sa pangunguna ng dating punong barangay, nakipag-usap ito sa mga lokal na otoridad upang maging ganap na 24 oras ang elektrisidad sa isla. It's been a long process because as I could remember, since early 2000, I brought that matter to DANEA during our regional meeting. Is it possible to energize our island barangay? Sinabi nila, yes, why not? You make a proposal. But that was a long time ago. So, pero lately, nang narinig na namin na yung ibang mga co-op gumagawa na nila ng ganun through submarine cable, din sabi namin, why not? And we asked the help of our politicians. Yung submarine cable namin is 42 million somewhere. And then the overhead line cost around 10 million. It's around more than 50 million. Matapos ang ilang taong paghihintay, nabigyan ng subsidiya ang pamahalaan upang sa wakas makabitan ng elektrisidad ang natatanging isla. Namayani ang pagkakaisa sa lahat ng mga tao upang maisakatuparan ang inakalang imposibleng pangarap ng mga taga rito. Higit isang taon ang nakalipas, malaki na ang ipinagbago ng isla kumpara noon. Umusbong ang maliliit na negosyo, lumawak ang oportunidad para sa mga tao, tanda ng unti-unting pag-unlad at pagiging sibilisado. Maraming advantage, malaki ang tulong ng ilaw kasi ang mga bata o estudyante na ngayon dito nag-aaral na, pagusto-gusto na silang mag-aaral. Ngayon marami na kaming scholar galing dito sa isla na duly professional sa tulong ng ilaw na ito. Ito ang pinakamasaya na ginawa ng gobyerno sa amin na tulong. Kung hindi naman sa CAPELCO naggaling ito, kung hindi naman nila pinagawa kaagad, well, siguro nagsakripisyo kami ng matagal. For the first time nagkaroon ng bakery ang isang isla. Sa ngayon lang ito nangyari nung may kuryente na. Tapos, ngayon lang nakatikim ang taga-isla ng mainit na pandesal sa umaga at sa mainit na tinapay na walang amag. Kasi pag bumili sa Rojas City, mga isang araw, dalawang araw, hindi na namin alam na yung tinapay na binili namin, luma na pala. Pagdating dito, may amag na. Ngayon, bagong-bago ang kinakain ng mga taga rito.
Ilan din sa pinakamalaking naitulong ng pagkakaroon ng kuryente ay ang pag-aaral ng mga bata at pagtuturo ng mga guro. Bakas ito sa mga mukha ng mag-aaral at guro ng Ulutayan Integrated School. Iba na ngayon. Dahil sa ngayon, nakagamit na kami ng mga multimedia tulad ng TV. Minsan gumagamit din kami ng laptop. At saka yung mga bata, may mga cellphone na. At saka nakapag-research na sila ng mga assignment nila. Napaka-convenient sa kanila. Kasi noon, parang ano lang, parang pag sinabi mo mayroong assignment, nahihirapan talaga kahit yung mga magulang, kahit nga kami rin. Pero sa ngayon, kapag mayroong assignment na, nakakapag-YouTube na sila, nakakapag-research na sila. At saka napakadali na nila ipasa ang mga hinihingi naming mga data or mga output ng mga bata. Ang galak na mababanaag sa mga mukha ng nabibiyayaan ng libreng pakuryente ay patunay sa kung gaano kahalaga ang elektrisidad sa pamumuhay ngayon. Taos-pusong pasasalamat ang nais ipahatid ng mga residente ng Isla ng Ulutayan sa mga taong responsable sa pagsasabuhay ng kanilang pangarap. Ako po ay nagpapasalamat sa mga taong nagtulong sa aming kuryente. Ang lahat ng tao namin dito nagpapasalamat sa mga taong nagbigay ng liwanag for 100 years na hinihintay. Ngayon, dream comes true. Ang mga malalayong lugar gaya ng Sitio Tag-Aw at Barangay Ulutayan ay patunay sa pagsisikap ng CAPELCO na makatulong sa rural development ng lalawigan. Ngayon, ang mga lugar na ito'y nakakatamasa ng benepisyong dulot ng elektrisidad. Ngunit sa bawat pribileyo ay may karapatang tungkulin na kailangang sundin ng mga residente. Ito ay ang pagbabayad ng kanilang bill ng kuryente. Upang hindi na mahirapan ang mga tao na magtungo pa sa bayan para magbayad, nagtatag ang CAPELCO ng Barangay Power Association o BAPA. In the late 80s, this is the pilot project of the National Electrification Administration, yung pag-organize ng BAPA. Sa ngayon, more or less mga 729 BAPAs pa rin ang operating on that aspect. Sa tatlo, technical, institutional, at saka financial. Sina Ginoong Rodney ng Sitio Tag-Aw at Ginoong Manuel ng Barangay Ulutayan ang mga nagsisilbing chairman ng BAPA sa kanikanilang lugar. Bagamat bagong tatag lamang ang BAPA sa Barangay Ulutayan, agad na nagpakitang gilas ito dahil sa magandang koleksyon. Tuwing Annual General Membership Assembly, kinikilala ang mga BAPA na nagpakita ng mahusay na performance sa nakalipas na taon. Bukod pa rito, ginagawaran din ng karampatang insentibo ang mga mahuhusay na asosasyon. Ang dami na siguro na ibigay ng CAPELCO na mas maganda. At saka yung consumer mapipil nila talaga na mga kung anong mga ginawa ni CAPELCO. Alam ko, I'm very confident to say that we serve them better. Base naman sa bagong vision statement ng National Electrification Administration, kinakailangang makasabay ang lahat ng electric cooperatives kapilang ang CAPELCO sa pagsulong ng sustainable rural development. Nabago yung vision statement ng NIA ngayon. So ito na yung bagong vision statement. A dynamic and responsive NIA or National Electrification Administration as vanguards of a sustainable rural development in partnership with globally competitive electric cooperatives and empowered electricity consumers. So, ang ibig sabihin lang, kailangan si NIA ay dynamic and responsive. Si electric cooperatives naman ay kailangan maging globally competitive. Hindi pwedeng substandard, hindi pwedeng flow-sweet lang. Kailangan niya makipagkompetensya. On the other hand, hindi magiging successful si electric cooperatives kung ang mga electric consumers ay hanggang konsumo lang. Kailangan nilang maging involved sa usapin ng operation and management ng kanilang electric cooperative. Ang mga hakbangin ng CAPELCO sa aspetong teknikal, pinansyal at institusyonal
ay masasabing tugma sa bisyon ng pamahalaan. Pangako ng kooperatiba na patuloy nitong pagbubutihin ang serbisyong inilalaan para sa ikauunlad ng natatanging lalawigan. As your GM, as CAPELCO employees, we should be consistent what we are doing now. And of course, we are looking for ng mga dapat pa na trabahuin namin, gagawin namin. So, paano namin gagawin yan? We are asking your cooperation. We are expecting your concern. We welcome your concern. Para yung mga hindi namin makikita na mga diferensya namin from your end, I think makatulong yan sa amin for our improvement. Rest assured that CAPELCO, CAPELCO family will do our best para sa ikaganda ng operation ng CAPELCO para sa sabihin natin sa mga nakikailangan ng mga MCOs of Capiz Electric Cooperative. UNLAD Pilipinas.